Traffic. Traffic here in Libis area. Nandito ako sa flyover papuntang Libis, going to Cubao, going to Santa Lucia. Traffic. Too bad na kakaba trip. Ay nako, ano ba yung touch? Ba't ganito? Hi there guys, good afternoon to each every one of you. Papunta po akong Santa Lucia. Galing po ako ng Pasig, hinatid ko yung kapitbahay ko, nagpa-service sa akin from bahay to Pasig. Dati ko na siyang passenger. 1,000 binabayad niya sa akin. So, di ba, hindi na masama. Bawas sa gas consumption. Ayun, today nga pala ay October 19, 2022, and it's Wednesday. Ayun, hindi pa naman ako coding. Alas 5 eh. Punta muna tayo ng Santa Lucia para dire-diretso na. Balik, ikwento ko na po yung ano, napanood kong Halloween Ends. Do you see me? Ayun, wait lang guys ha. Ganun lang para ano, hindi mahirap. Hold on. Okay, mag-fast forward ha. Ayan. Ay, shock, sorry. Sorry guys, natumba. Ayan. Do you see me? Sorry ah. Bali, ano, before we start, shoutout muna tayo. Wait lang guys. Shout out to my family in Bicol. Grabe traffic dito. Diyos ko, kaya naisipan ko na lang abang para hindi sayang yung oras. Ano ko na. Pag-usapan na natin kung ano yung nangyari sa Halloween Ends. Hold on guys ah. Ay shucks. Ayun na naman. Sorry guys. Sorry. Ay, ano ba yan? Sorry. My bad. Ganyan na nga lang. Sorry ah. Wait lang guys, huwag kayo bago fast forward. Ayusin ko lang to. Saglit. So it's working pa naman yun. So it's still working. At pala ganyan. Ayan, kita nyo ako ha. Sorry talaga. Ayan. Medyo tabing eh. Okay lang, para may iba naman yung view. Sana nakita ko, no? Sana hindi putol ulo ko ha. Hi to my family in Bicol, Fea Bordo, headed by my mother, Christine, Doran, Bembe, Chan, Kiel, Brian, Janice, Yaja, Junior Ping, Clyde, and Dexy. Also to Helen, baka gusto mo manood, araw-araw kit siya, shoutout, tan, nakakainis ha. Hi to Joe Fred, and Sipin may nanak, and to all the sa mga taga San Roque, hi, Legazpi City. Shoutout na rin kay sino to? Um
Vincent Torres of Santa Lucia supermarket area, phase 1 facing Marcos Highway entrance. Pag gusto niyo magpaayos ng phone, putala po kayo sa kanya. Ay shucks, sorry guys, lagi nakatutumba. Sorry, my bad. Hold on guys, ah. Ayan, narinig nyo. Nakita nyo ako, ha? Sabi sabihin ko, yun na nga, tapos, salamat din sa mga nauna mag-view ng daily uploads ko. Thank you very much for your support. Also, kay Dave Cabico, salamat sa pag-nood. Huwag naman nyo po ako tawagin Ate Hendrix. Pwedeng pwedeng Princess Hendrix, Reina Emperatrice, Queen Hendrix, Condesa Hendrix, diba? The Sensational Star, ganun. The Acapella King. Okay, Hendrix ay ina lang. Ha? Ayun. And before I forgot also, former Beauty Queen Ara Shulag of Alimol Cubao in front, kaharapan po ng McDonald's. Pag gusto niyo po bumili ng UV Defier, punta lang po kayo sa kanya. Marami siya mga designs, scents, and meron siyang promo na 3+1. Thank you, Ara, sa pag-support mo sa akin tsaka sa pagbigay mo ng flyers ko. Thank you very much. Hold on guys, ha. Hold on. Grabe talaga traffic. Hindi na talaga maipsan ang traffic dito sa papuntang Eastwood. Kaya huwag kayo pupunta rito pag hapon dahil sobrang traffic. Ayun. Lustay na naman sa gas. Ano pa ba? Sino pa ba siya? Salamat din sa mga bago nating subscribers. Thank you very much. So bali itong Halloween Ends, matagal na tong pinalabas, marami na rin tong part. Ay, ano ba yan? Sorry guys talaga. Ah. Baku kasi ang daan eh. Marami na tong series, not actually series. Prequel, sequel, so yun. 48 years ago, if I'm not mistaken. So, dalaga pa nito si Jamie Lee Curtis. Siya yung pinakabida rito. Kung taguran siya na The Final Girl. The reason why The Final Girl kasi, ano ba tawag dito? Lagi siya nakaka-survive. Okay? So, itong Halloween, ang original title talaga ito, Halloween. Tapos nagkaroon na rin ng Halloween Part 2, Part 3, ganyan-ganyan. Tapos meron ding Halloween Resurrection, H2O, kasi 20 years after, pinalabas din to. Sa Halloween H2O, isa sa mga bida si Josh Hartnett na bida. Tapos meron ding basta maraming Halloween na itong naipalabas, hindi ka lang taon-taon. May mga interval. Bali, ang kwento ng Halloween Ends, babysitter si Jamie Lee Curtis before. Tapos, meron siya kapatid, si Michael Myers, yun ang pumapatay. So, minsan, pag once na, babalikan natin kung ba't siya pumapatay, kung ano naging dahilan, at bakit hindi siya mamatay-matay hanggang ngayon. Okay? Ang ano dito hold on guys, ha? Traffic talaga. Nagsimula, bali
tatlong company ang nag-produce ng Halloween Ends. Miramax, which is sila yung talagang pinaka ano, tapos nakipag sosyo sa kanila yung Paramount ba? Blumhouse Picture. Mas maganda yung umpisa ng I'm not sure kung Paramount yung isa eh. Kalimutan ko. Nagsimula yung kwento na ay hindi pala kwento, yung parang introduction ano nila. Eksena yung parang ano. Yung mga logo-logo nila. Ando si Michael Myers siya yung unang pinakita, tapos yung mga previous highlighted na mga eksena noon sa ano, Halloween pinakita, so parang nagkaroon ng throwback. And then nagsimula ang ano, eksena 2019, so medyo updated na, 3 years ago. Merong sa isang particular subdivision na may ano, Halloween party, so may mga bata nasa labas, ganyan-ganyan. Tapos kinunan yung opening scene ng bidang mag-anak, nanay, tatay, tsaka yung anak niya. Tawagin na lang natin kunwari si nakalimutan ko pangalan eh. Ken, kunwari si Ken. Okay. So, usap yung mag-asawa, ganyan-ganyan. Tapos parang ready na sila sa, kasi dito guys, sa doon kasi guys sa ano, ibang bansa, usong-uso kasi yung mga Halloween party, Christmas party, gano'n, talagang todo attire sila. Although dito naman, gano'n din. Kaya lang, sa kanila talaga, talagang inano nila. Ano talaga sila yung to talk, and at the same time, siniseryoso talaga nila yung mga party-party. So yun. So habang nag-uusap yung mag-asawa, sabi niya, asan yung anak mo? Sabi niya gano'n. So tinawag niya sa taas. Car, oh. Carl ba? Parang ganun. Yung sabi ko Ken, diba? Pero parang ano. O sige, balik na tayo sa ano. Ken! Ganyan. So wala. Tingin siya, eh mataas yung ano nila. Parang 4-story yung bahay nila. Yung kadalasan sa horror, diba? Yung hagdanan na spiral. So, ano siya? Ano ba tawag dito? Tumingin siyang ganun sa taas. Tawag siya, tawag wala. At alam nyo guys, gulat factor talaga. Biglang may umano sa kanya, umatak sa kanya sa harapan niya, yung camera nasa taas, pag ganun, atak. Ganun. So nagulat siya, nagulat din ako, sumigaw akong ganun. So who do you think guys yung ano, yung umatake sa kanya? A, si Michael Myers. B, yung bata. C, pusa. D, yung asawa niya. So hulaan niya. Let's keep it right. Ikaw Dave, lagi mong lagi ka rin natutuwa, sabi ni Ara, sa mga pahula effect. So hulaan. Okay. Pwede. Ikaw Ara, ano sa tingin mo ang tama? Letter C, pusa. No. Okay, sige, si Red. Ang umatake sa kanya, yung anak niya. So, ginulat siya, gano'n. Sugulat talaga. Akala ko si Michael Myers. Kasi diba, kadalasan, pag ganyang opening scene, opening walk scene, killer na kagad yung umatake. So, yun. So, gulat effect. Galing. So, ano ba? Sabi niya, gano'n ba? Hindi ka pa bihes, gano'n, gano'n. No, sige. So, hindi pala siya sasama, sorry. Dito ka lang ha, sabi niya, gano'n. Eh naka ano, naka maskara yung bata. So iniwan, tapos antayin mo yung ano mo, babysitter mo parating na. So para may hinar silang babysitter, isa sa mga bida, pero lalaki, hindi babae. Kalimutan ko na naman yung ano, pangalan. O sige, sabihin natin Carl. Ano? Si Carl. O bantay mabuti anak ko, sabi ng ganun ng babae. Okay, sige, ako bahala diyan, ganyan ganyan. So alis na yung ano. Alis na yung mag-asawa para sa party. Tapos biglang eksena,
na yung parang to make the story short sa kanila, nagkukwentuhan na yung bata, nanonood ng TV, tsaka yung babysitter na si Carl. Sabi ni Carl, si Carl guys, pogi, kaya lang may pagka-nerdy and dating, pero pogi, pag nas, ang ganda ng katawan, tsaka mukhang mabait, parang sarap maging jowa, yung tipong mabait siya na ano, ganun. Ang yummy, lakas ng sex appeal, tapos medyo kulot-kulot na bot. Campbell lang at lido niya sa totoong buhay, nakalimutan ko lang ang pangalan eh. So yun na nga, sabi niya, nanonood ng horror movie yung bata. Bakit ang hiling mo manood sa horror movie? Palitan mo ngayon, masyadong gross, masyadong ano, morbid, ganyan-ganyan. Ayoko, gusto ko to, ganyan-ganyan. Tapos, alam niyo ba guys, umpisa pa lang, parang natatakot na yung mga tao sa lugar kasi ano na agahan, andun pa rin daw yung takot nila kay Michael Myers kasi si Michael Myers every Halloween pumapatay ng mga tao. Kaya yun. So ganun, diba? Ayoko mapalitan, sabi niya. Sabi ng ni Carl, mag-hide and seek na lang kaya tayo para mas maganda. Ayoko na hide and seek, napaka-stupid naman ang iniisip mo, sabi ng bata. Yung bata kasi may pagka-smart na may pagka-maldito. Kaya ganun. Ayoko, bahala ka dyan. So, yun. Tapos sabi niya, sabi ni Carl, sige, kuha lang muna ako pagkain sa ref. Kaya yun. Tapos nung ano, napansin niya, nung pagbukas niya ng ref, may napansin siya sa lamesa. Ano sa tingin nyo guys na napansin niya sa lamesa? A, maskara ni Michael Myers. B, may mga dugo sa lamesa. C, may patay na pusa. Or D, merong kakaibang ano, kakaibang bagay na nakita siya. So, what do you think? Sige, hula kayo. Sige lang, try nyo lang. Okay, sige. Si Red. So, mamaya. Malalaman nyo kung ano mamaya. Pero mag ano ka na ara ha, hulaan mo na kung anong meron dyan. Tapos nung hinawakan na ni Carl yung bagay, biglang may kumalabog sa ano, sa sala. Tapos nagulat siya, pinuntahan niya. Ay, sorry, hindi pala ako nakikita. Wala din yung bata, haram niya, Ken, where are you? Don't play game with me, ganyan-ganyan, sabi niya ganun. Tapos, so, nabahala siya, hinanap niya, hindi niya mahanap-hanap, tapos parang lagi may kumakalabog, parang may lagi may umaano, parang lagi may, patawag dyan, may kumakaluskos. So, hanap siya, tapos napunta siya sa isang kwarto na medyo madilim. Tinitingnan niya sa mga bitana kung ano, sa mga ilalim, ganyan-ganyan. So, wala. Tapos, biglang nagsara yung pinto. Naku. Tapos, hindi niya nang mabuksan. Tapos, bigla siyang may nagriging salita. Yung bata pala, binibiro siya ng bata. Tawa ng tawa, hindi siya makalabas. Tapos, palabasin mo ako dito. Ganyan-ganyan. So, nagmumura na siya. Papatayin kita pag hindi mo ako dito, pag nakalabas ako dito, ganyan-ganyan. Ala, dyan na si Michael. So, takot, tinatakot din siya ng bata. Ala, dyan na si Michael Myers sa likod mo, ganun-ganun. Tama-tama, pagdating na rin yung ano, yung nanay tsaka tatay ng bata. Sorry guys, saka tinelo ko. Pagdating, so ano, sige lang, inaano, sinisipa ni Carl yung pintuan para mabuksan. So, uti-uti na ano niya. Tapos biglang pagsipang ganun, sakto, tumama sa ano, nakapasok na yung mag-asawa, hinaharap na si yung dalawang bata. Sorry guys, nakatira iyo pa. Hinaharap natin na to. Asan ba kayo? Parang may naririnig siyang silang commotion. Ganyan-ganyan. Tapos, yung time na napwersa na ni Carl yung pinto na nasipa na niya, tumama dito sa ano, sa mukha ng bata. Pakatamang ganun, eh yung puwersa,
tumambling gano'n, na natumba sa may hagda, sa ano, sa may, yung inanuan ng hagdanan, yung parang barikadang gano'n. Ay, naku guys, grabe yung eksenang yun. Tumama sa yung pintuan sa mukha ng bata, ganyan, duguan, tapos tumambling siya pababa, ayun, hulog. Patay, grabe. Grabe, napaka ano yun, napaka nakakalungkot na pangyayari na ganap sa batang yun. So yun na nga. So sabi nung ano, anong ginawa mo sa anak ko? So naghumiyaw yung babae. Ganyan-ganyan. Tapos so, ang ending, dinampot siya ng mga pulis, ganun-ganun. Tapos sakto naman, ubeksena naman si Jamie Lee Curtis. Nakita niya yung pangyayari. Tapos parang may nakita siyang kakaiba sa mga mata ni Carl. Parang meron siya na alala something or what. Kaya yun, so dinala siya ng mga police. Tapos sumunod na na eksena, ano na, kay Jamie Lee Curtis na sa bahay ni, sa bahay niya, ganun ganun. Bago pala yan, meron palang narration si Jamie Lee Curtis na tungkol sa mga nangyari sa buhay niya, na si Michael daw is a personification of an evil, of a evil. Kaya yun, tapos ano ba tawag dito? Ayan, ganyan. So, usap-usap, sabi naman ano, o ano, may Halloween party naman daw na magaganap, ganyan-ganyan. Kausap niya yung apo niya, isa rin sa mga bida, tsaka yung may kasama sila sa babae na parang siguro pinsan nila. Ayan, hindi ako sure kung gano'n. Tapos, nagtatrabaho siya sa ano, sa o isang hospital. So, ano siya, parang registered nurse, yung apo ni Jamie Lee Curtis. Ang pangalan pala ni Jamie Lee Curtis, si Laurie Strode. Kaya yun, so punta na siya. Sumunod na eksena, may mga grupo ng mga kabataan, parang mga gang na ano, papunta sa isang convenience store. Eh sakto, andun din si Carl. Kasi hindi naman sinabi sa kwento kung na-absolto siya or what, pero base sa pagkakaintindi ko and sa kwento ng tinatalakay na ano, sa pagtalakay ng kwento, sorry, malamang hindi siya kinasuhan kaya pinalaya siya, kasi parang aksidente lang yun pangyayari, ganun ganun, or nakapagpiyansa, di natin masabi ka. Tapos so binubuli siya ng apat na teenagers na babysitter, killer babysitter, ganyan ganyan. So nainis siya, ang ginawa niya, binasag niya yung ano, yung hawak-hawak niyang bote, binasag niya. Hold on guys ha, park lang muna tayo. Binasag niya sa kamay niya sa duguan, tapos rambulan sila, ganyan ganyan, ganyan ganyan. Eh sakto, dumating si Laurie Strode, sabi niya, hey! Ano ba, may tawag siya sa apat eh. Idiots or parang gano'n na ano, hindi natin maano, hindi ko ma-figure out, nakalimutan ko. Basta gano'n yung term na parang mga jerks ang ibig sabihin ni Laurie Strode. So yun, nung pagka ano, tinulungan niya na ano, ano ba nangyari sa'yo, gano'n gano'n. Tapos sabi naman ng ano, sabi ng mga ano, ay ako, nag-meet yung dalawang ano, parang ibig nang sabihin, dalawang freaks, isang killer, isang ano, isang how do you call this thing? Basta parang ganun, parang freaks ang dating na ano. So hindi na lang nila pinag inintindi. Ngayon kumuha si Laurie Strode ng kutsilyo. Ano gusto mo? Gantihan natin? Ganun ganun. So ang ginawa niya, flinat nila yung sasakyan ng gangsters. So paka flat, alis na sila. So doon, tapos balik na siya sa work. Ito si ano, si Carl, nag-work siya sa parang mga ano, yung mga na-repossess na mga sasakyan, na mga nasira na parang merong isang area, yung parang mga ano,
Yung parang mga towed cars, parang ganun. So doon siya nag-work. Nag-mekaniko siya roon, ganyan-ganyan. So yun, tapos pinapagalitan siya ng boss niya kasi bakit lagi siyang late, ganun-ganun. So tapos ano, parang medyo natuturete na rin yung utak ni ano, kasi parang nagkaroon na siya ng trauma dahil sa nangyari. Parang wala na siya kumpiyansa sa sarili niya minsan, parang lagi na lang siyang malungkot, tapos lagi siyang biniblame ng mga tao dahil sa nangyari sa bata na hindi niya sinasadyang napatay niya, ganito ba niya. So yun. Tapos one time naman siya ulit to si Carl. Inaabutan siya ng ano, naabutan siya ng mga gangster. Sabi sa kanya, "Oh, ano? Akala mo hindi namin alam yung ginawa mo pagplat ng sasakyan namin, so banda ka ganyan ganyan." So iiwas siya. Hindi na siya nakaiwas. Nabugbog siya. Tapos may kinuha niya yung kutsilyo na binigay sa kanya ni Lord Strad. Natapik naman siya ng isang kalaban, so nahulog doon sa may parang ano. Ando kasi sila sa gitna ng tulay, nahulog doon. Tapos nung pagkaano, naglaban sila, siya naman nahulog. So nahulog si Carl, ganun. Naku, patay, napatay yata natin si Carl, ganyan-ganyan. Naku, iwanan na natin, sabi nung pinaka-leader. Hindi pa, sabi nung isang babae, kasi may babae sila kasama. Hindi natin pwedeng iwan yung cargo natin yan. Basta ang sinabi ko masusunod, walang nangyari, alis na tayo, ganun. So alis na. Tapos doon naman sa baba, nag-zoom yung camera doon. Hold on guys ha. Hold on. Hold on. Ayun. Tapos nawala, hindi ma-figure out na, hindi ko ma-figure out kung patay na o buhay pa. So, maya-maya may humila sa kanya galing sa parang ano, hindi naman siya actually manhood, yung parang pabilog na daanan papunta sa ilalim ng sewer, ganun. So parang sinadyang gawin na parang tapunan ng basura or daluyan ng ano, daluyan ng tubig baha, ganun. So hinila siya, tapos binula siya sa ilalim. Ngayon, ang nangila pala si Michael Myers. So doon nagtatago si Michael Myers. After noon na ano, nagising siya. Gusto siyang patayin ni Michael Myers, pero parang hindi na tuloy kasi parang may nakita rin si Michael Myers sa kanya. Nakamaskara dito si Michael Myers ha. Parang nagkaroon sila ng jive na hindi naman sinabi na oh ano tayo, barkada tayo, walang ganon. Hindi na lang natuloy, sinasakal na siya ni Michael Myers, parang binitawa siya kasi parang hindi mawari ni Michael Myers o ni ano kung papatayin siya or hindi. So binitawa siya, so nakali siya. Tapos uwi siya sa bahay, sabi ng nanay niya, ano nangyari sa'yo, ba't kinagkaganyan, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos yung time na ano, na pumunta siya sa jowa niya. Ay, di pala jowa. Yung parang, yung sa ano, kasi parang, nagkaroon sila ng parang magic spark sa isa't isa ni ano, ni, yung apo ni Jamie Lee Curtis. Ganon. Na, nagkaingaan sila ng sama ng loob. Problema ni, nung apo, kay Jamie Lee Curtis, kasi overprotective. Tapos, ito namang isa, dahil nga sa nangyaring trauma sa kanya, so parang nagkaintindihan sila, so parang nagkaroon sila ng mutual feelings, ganun. So usap-usap, ganyan-ganyan. Tapos isang beses bumalik ulit siya sa ano, sa tulay, nakita niya dun yung nakita siyang matanda, sabi ganyan-ganyan na ako si Michael Myers, ganyan-ganyan, papatayin kita, ganun-ganun. So kinukulit siya na kinukulit ang matanda hanggang sa
naini siya tapos nagpambuno sila. Eh may hawak na pasaksaksak si ano si yung matandang pulubi. Sasaksakin siya. Anong nangyari? Nag self defense siya, napatay niya yung ano, yung matanda. Tapos punta siya sa ano, punta siya sa ano ba tawag dito? Sa ito nga parang ka-MU na niya na apo ni ano. Ano kaya pangalan ilagay natin? Kunwari si Sam. Yung apo ni Lori. Kasi nakalimutan ko guys eh, pasensya na. Sabi ni ano. May nangyari sa akin, hindi ko maintindihan kung bakit may napatay akong ano. Napatay akong hindi sinasadya, ganyan-ganyan. O punta na lang tayo sa ano. Punta na lang tayo sa pulis para sumuko ka, gano'n. Hindi, ayoko. Tapos hindi, ang nangyari, ipinalam na lang nung ni Sam sa ano, sa isang detective, pinuntahan ng detective yung pangyayari. So nakita niya na ano, nandun yung patay na matanda. Ngayon habang binubuksan niya, biglang may nakamaskara sa kanyang sumakal na pinatay din siya, gano'n. Yun pala, si ano rin yun, si Carl. So parang ano na, nagkaroon na siya ng ano, ng pagnanais na parang lagi niyang gusto na pumatay. So hindi niya maintindihan kung bakit. So parang gano'n na, nag-iba na siya. Kaya yun, so pero hindi niya na sinabi sa, naging magkarelasyon na pala sila dito. Hindi niya sinasabi sa karelasyon niya na may napapatay na siya. And then ito, without, ito si babae, without her knowledge, na nagiging killer na rin yung jowa niya. Ganyan-ganyan. So yun. So tapos, ano, punta naman siya kay, natuloy na yung disco nila. Nag-disco sila, ganito, ganyan-ganyan-ganyan. So after yung nag-disco, si Lori naman, nag-aalala na kasi parang lagi na magkasama yung apo niya tsaka ito si Carl. So one time kinumpronta ni ano ni Lori si Carl, sabi niya, iwasan mong apo ko kasi alam ko may ginagawa kang katarantaduhan. Bigyan mo siya ng magandang buhay, which is palayain mo siya. Huwag ka nang bumuntot-buntot sa apo ko dahil hindi ko papayagan na may mangyari sa kanyang masama dahil alam ko may hindi ka ginagawang mabuti, sabi ng ganoon, ganyan-ganyan. So sabi niya, hindi mo na makukuha yung apo mo kasi mag-on na kami, ganyan-ganyan. So attach na kami sa isa, sa ganoon-ganoon. Sabi naman ni Lori, hindi ko papayagan na mangyari ang ganoon na mapunta sa yung apo ko. So nag-ngit siya, tapos pinuntahan niya si ano, yung jowa niya, si Sam. Parang nagsinungaling siya na pinagbabantahan daw siya ni Lori Strad, which is hindi naman, ganyan-ganyan. Kaya yun, tapos ang ano naman, yung eksena naman na ano, na sa ospital naman, parang ano to ha, parang dagdag spice sa kwento. Yung pinapagalitan, yung laging nagsisita sa kanya na ano, na parang head doctor. Tapos may karelasyon pala sila nung best friend ni ano, ni Sam. Kasi di ba sa mga horror movie lagi may best friend na babae. So in-invite niya itong babae sa bahay niya na mansion. Ang ganda-ganda. So yun pala, merong ipopromote siya kapalit ng katawan. Ganun. So nung maliligo na si ano, yung ito si other girl, may nakita siyang kumalabog. Sabi niya, kunwari tawagin na natin sir. Sir, is it okay out there? Sabi niya ganun-ganun. So pinunta niya, wala nagsasalita. Tapos parang ang gulo-gulo na ng sala. Tapos nakita niya may pumapatay na sa doktor. Sinasakal na ng plastic, tapos inaanon sa liliig na ganyan. Nakita niya, nakamaskara. Which is yun pala si ano yun, si Carl. So ano na, naging killer na si Carl. Kaya yun. Tapos nung ano, nakatakas yung babae, nakapasok dun sa bahay. Nilak niya yung pinto. Eh, matibay yung salamin na ano. Kasi pang mayaman, di ba matibay yung salamin. Hindi basta-basta nababasag. So tawag siya ng ano, ng
tulog sa telepono. So habang paano siya, habang paatras siya, andun naman si Michael Myers. So pinagsasaksak siya gano'n. Tapos alam niyo ba guys, pag sa, sinakal muna siya, inangat siyang gano'n, nilagay siya sa photo frame, tapos sabay saksak. Ayun, nakaano siya, parang naging design siya. Grabe, matindi yung lakas ni Michael Myers, tapos tugo siya gano'n. So yun, tapos punta na si ano, umunta na si Carl sa shota niya. Parang gusto niya mag-ano muna sila, mag-unwind, gano'n, mag-road trip. Dala-dala niya yung motor. Pag ano sa motor, pumunta sila sa may parang tower ng radio station na gano'n. So akyat sila doon, ganyan-ganyan, kwentuhan sila, banding sila, usap-usap, gano'n. Tapos parang gusto na raw nilang lumagay sa tahimik. Nag-offer si Carl na yayaan niya na nang lumayo si Sam. Pero sabi naman ni Sam, parang hindi pa yata niya kaya kasi nga hindi pa siya handa. Ganun. Tapos bumaba si Carl sa may radio station. Imbis na ginamit yung ano, yung hagdanan or yung fire exit, bumaba talaga siya sa ano. Akala ni ano, ni Sam, magpapakamatay na si Carl. So parang may pagkaano weirdo si Carl na carefree, tapos wala nang pakialam sa nangyayari sa kanya, basta masaya lang siya. So bumaba siya, tapos nakita siya ng negro na DJ. Ano ba ginagawa mo rito? Private property to, ganyan-ganyan. Ano ka talaga, ano? Pasaway ka talaga, sabi niya ganun. Babysitter killer, so parang kinukutsa siyang ganun. Tapos baba naman si Sam, hey, hey, stop it. Oh, wow! There's a combination. The granddaughter of freak and the killer babysitter, ganun-ganun. So pinigilan lang siya ni Sam, sige. Tapos lalo siyang kinukutsa nung retro style na DJ. So umalis na lang sila para wala nang diskusyon. So si Sam patuloy yung nanghingi ng dispensa kahit sila na yung nilight-light. Sabi niya, alis na tayo, ganito ganyan, magtana na lang tayo. Sabi nga ron. Tapos pinigilan siya ni ano, pinigilan siya ni Laurie Strode. Sabi niya, Sam, hindi mo naiintindihan, I just want to protect you. I just want to stay away. I just want you to stay away with Carl because he's a dangerous man. Ganun-ganun. So, ay, makinig sa kanya. You know, what the problem is you? You keep on telling me that way, ganyan-ganyan. But people are so mad at you because of what happened to our family. You killed, because of you, your daughter was killed. Everybody was killed. Our neighbors are killed. Ganon ganon. So parang are killed. Ganon. So parang ano? Nag-ano na sila, nagsisiya na sila. Ganon ganon. Ganyan ganyan. So hindi pa rin sumuko si Lori. Kailangan tulungan pa rin niya. Kasi dahil nga kay Michael Myers, pati yung mga kapitbahay na dami. So parang ang dami ng galit ngayon kay Lori Strode na mga taga dun sa kanila. Kaya tapos nung ano, pumunta na sila sa ano, ay di, pumunta pala si sa tagpuan nila si Sam, si ano, si sorry, pumunta na si Sam sa tagpuan nila ni Carl. Kaso wala dun si Carl, so hindi niya maano, hindi niya ma-reach sa telepono, ba't kaya ganun. Yung pala, pumunta, papunta na sa way ni ano, si ano, si ay bago pa pala yun, ano pala, sorry guys ha, pumunta pala si ano, sorry nawala ako, edi na ulit guys, sorry edi nagtalo sila, di ba? Ang sumunod pala eksena, gaganti pala yung mga gangster, pumunta sila doon sa trabaho, doon sa may ano, mga sirang sasakyan, yung apat na gangster pumunta sa ano, sa trabaho ni Carl. Wala doon si Carl. Tapos ano, gagantihan nila, ginawa, sinira din nila yung motor ni Carl, ganyan-ganyan. Tapos wala sila kamali-mali, no, pagpasok nila doon, may naglock na ng ano, gate. So nalock, nilagyan ng kabilya, ganyan-ganyan. Tapos hanap nila si Carl, ganun-ganun. Yung may-ari, naka-headset, nanood ng mga gaming na ano, parang nag-ML something like that or movies na action, action something, hindi ko ba ano, sorry ha, naka-headset ganun, so hindi niya marinig yung commotion sa labas.
kung ano nangyayari. Tapos, isa-isa na silang pinatay ni, ano, ni Carl. Yung, ano, yung isa, sabi nung head ng gangster nila, ano ba, bumaba ka lang dyan sa sakin natin para tatapusin na natin to si Carl. Ay po bumaba dyan. No, pag nakagano kasi yung kaibigan nilang gano'n na isang gangster. Pag gano'n, meron na tusok sa mata, patay na, tapos duguan na. Tapos ka, oh my God! Para na bakla siya. Oh, sabi niya, oh my God! He's dead! Ha, tapos nagparik na sila, gano'n. Tapos, biglang umandar yung sa harapan nila na sasakyan na parang ano, parang pick-up. Pinaandar, tapos sinagasa, takbuhan yung dalawang babae doon sa may